Ayun na nga mga Banateros, alam nyo po ang dami po nagre-request ito na mag-react daw tayo dito kay Easy Meal sa kanyang panalo na video. Nako po. Gusto ko sanang mag-react talaga dito noon pa. Kaya lang baka humimasagasaan tayong iba. Yun lang ang sa akin dito eh. Alam nyo kasi ako ay matagal na po akong nagmamanage ng artist. Alam ko ho mga pinagdadaanan ng artist. At the same time, naging artist din ho ako mismo noon pang nagsisimula pa ho ang si Mocha. Kaya medyo, alam mo na, meron tayong mga ilang kilala dyang mga rapper. Kaya, naku, as much as ayokong tamaan sana gagawin ko na hindi na mag-react dito. Kaya lang ho marami hong nag-email sa akin, nagme-message, Banat Bay! Magano ka naman, mag-react ka naman dito kay Easy Meal. Ang dami-dami ng reaction video dito. Ikaw, wala ka man lang banat. Ano ka ba? Ha? Nako, mga bossing, ha? Huwag nyo ako sisisihin dito sa reaction ko ito, ha? Medyo, alam mo, sa totoo lang, okay na sana. Okay na sana to si Easy Meal, eh. Kaya lang, panoorin muna natin, ha? Okay. Mga kababayan! Oy! Wish. Turn up! 107.5. When you lying and stay on my business, we'll watch you dying. I'm taking my people to high street crime, but regular living, and that's what I'm trying to prove. Instead of just lying in boots, first true Filipino rapper on the news. Enjoy it if you cool. Haters can snooze while I put my city on a map. 22-00, long up a city, no cap. Never forgetting the street where my cousin was sick, but we always just listen to rap. Kendrick, I'm an ASAP with some metal and mammy. We turn up with that. Been mundane till the sun came. Now we want fame like a kid in a trap. Hey, I've been in Spain, but the letter S is silent. I'm claiming my reign like a king so I can water crops for surviving. Go wave, you trippin'. Had a homie who's crippin'. Ain't gonna love for the people who talk. Sandali. Alam mo, magaling talaga itong batang itong mag-rap. Alam nyo yung sa aming mga musikero, ha, meron nung kaming tinatawag na triplet. Ganun nung yung banat niya. Ayok. Medyo ikakaiba ho yun. Iba ho yun sa quarter note eh. Iba ho yung bagsakan nun eh. Yung iba yung sa mga rap na ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Yung ganun-ganun lang. Pag sinabi mong triple yun, para katak-katak-katak-katak. Malupitan to, tong batan to. Tsaka yung English niya. Hindi English kinamatis ha. Alam mo naman pag mga, sasensya na ho ha. Pero yung mga rapper na nagpipiling rapper. Yung mga nagpipiling, alam mo na, ayoko lang banggitin, baka sabihin racist pa ako eh. Yung nagpipiling na, no, magpaka, alam mo na yun, ha? Wala. Ito, iba yung English niya. Alam mong pang sabi nga nila, pang ghetto eh, ha? Basta pang ano, pang, alam mong laking, ibang bansa, alam mo yun talagang, genuine ba yung ano niya, yung kanyang, i-English at pagra-rap, di ba? Pagpakinggan pa natin para alam, feel na feel ko na, kaya nga ako nagdamit ng ganito, parang gusto ko na sumayaw eh. Songs when they claim and they listen, these bars never done, 3 stars in the sun, ay, blue, red, straight down on the flag, no, we never fear none, most of us didn't grow up, but a trust fund, more that I'm willing to kill for a loved one, I'm on the move, I'm not in the summer, reminding my people to shout out. Lupet. Alam mo, isa bang maganda dito sa kanyang ano, pagra-rap? Alam mong galing sa puso. Meron talagang pinanggagalingan. Hindi galing sa... Meron kasi dyan ganyan eh. Yung isang rapper dyan galing sa ganun eh. Iba, ano ba yan? Nawala. Iba yung ibang ano eh, pinanggagalingan eh. Alam mo yun? Parang yung kala mo, astig ang dating, pero... Yung pala eh, kaya alam mo kang astigin ang dating dahil kung saan-saan hinuhugot yung kanilang katapangan. Ito parang, alam mo yun,
may ano, may diin. Brad, merong ano to, meron to. Ha? Merong kinabukasan to yung batang to. Pilipino, kahit anong kulay ng balat, isa sa puso, mapatagal, Bisaya o Ilocano. Ayaw! Walang tatalo sa pagsik ng ating dugo. Isigaw na lakas ang ating panalo. Huwag nang pag-usapan ng mga negatibo. Pangyayari sa mampalika na sa mundo. Kinabukasan na natin to. Ayaw! Doon lang pala pinasok yung title na panalo, no? Dapat ang title nito, Ilocano, eh. Hindi. Alam mo naman, bias ako, eh. Ilocano tayo. Alam mo, mga napintas, mga dakal dyan. Sino ba mga dakal dyan? I-comment nyo naman, ha? Hindi, alam mo, noong una ko napakinggan ito, hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang title niya, panalo. Pero pagka talagang hinimay-himay mo, di ba? Hinimay mo talaga yung kanyang lyrics, panalo talaga. Aside from, panalo na siya mag-rap, okay? Technically, ah, grabe, iba yung rap niya. Iba, kaya niyang English, pwedeng mag-Tagalog, at the same time, mag-Ilocano. Ganda, okay? Aside from that, mismong yung kanyang sinabi nga nung iba, at sabi lang ito nung iba, ha? Hindi ko sigurado kung ganun din na inyong pananaw. Pero yung sinabi ng iba na kahit hindi daw minsan rhyme, nagmara-rhyme na dahil sa galing talaga niyang bumitaw. Okay? Ang sa akin lang naman sa totoo lang, marami nga dyan magaling mag-rhyme pero wala namang kwenta. Wala namang meaning. Alam mo yun, basta maipasok lang. Ang daming ganyang rapper sa Pilipinas. Sa totoo lang, ang daming ganyang rapper sa Pilipinas. Yung, okay ka lang? Basta maipasok mo lang yung words na yun, alam mo na yun, siyempre, siguro na. Sana isa yung sigawan sa karsada. O, pasok! Kung inakala mong isang lingwahe lang kaya gamitin, easy may lakang mapapala kung ganyan ka mag-isip kay batala. Kasi singil utang na galing sa loob na lumutang, hinain sa turon na may pusang sinain sa... Ilocano! Talagang ano eh, may puntong ano eh, Ilocano eh, yung utang ng... Okinawa! Ha? Hindi, alam nyo kung bakit. Nag-compliment to yung, alam mo naman, ang Ilocano, medyo madiin ho yan eh. Pagka nag-ano, madiin ho mga Ilocano magsalita, di ba? Ako po, Ilocano po ang aking isang side ng aking family, puro Ilocano, talagang, kaya, bumagay sa kanya eh, yung diin ng kanta, bumagay sa kanya. Mamaya magko-comment pa kayo. Amen. Lahat kayo, all of you, ever since bata ako, I've been kind of discriminated in my own home country. Some say like, puti-muti-muti, soy. I ain't the soy. I'm Pinoy. And it's weird that nobody will ever look at me the same way again. To make it all the time, pwede mo soon, it seems. And alala na akong namula, pwede pero kuta sila po sa maktala. Lahat na nasaktan na nalaman nila na pinatayaman nila bayani. Sa karagatan na balansya na pag-aari ng Pilipino. Despite any turmoil, I'll be proud of my soil. Bakit? Kasi tayo, Pilipino, kahit anong kulay na wala, isa sa puso. Ano ba yun? Napabuti tuloy ako. Lupet. Ang sarap pakinggan nung... Parang napuposes ako doon, ah. Hindi. Kidding aside, maganda po, magaling. Malupet. Napakinggan ko nga isang reaction eh, sabi parang ikino-compare sa something kay Francis M. Ang masasabi ko lang doon, magaling ho ito, may diin, may lalim, binuhay niya yung pagiging nasyonalista natin, binuhay niya yung masasabi nating dugo ng mga totoong makabayan. Pero kung tayo naman kagad ay magkukonclude na siya ho parang si Francis M, masyado pa atang maaga. Hindi naman sa usano ha, ako po nasubaybayan ko yan si Francis M.
mula nung nagsimula yan sa mga kababayan, lahat ng album niyan, nasundan ko. Ilang beses ko din nakita mag-perform yan. Kaya talagang malupit. Hindi lang yun yung tinatawag na one-hit wonder na artist. Kaya sa tingin ko, magaling siya. Magaling ha? Magaling naman. Sobra. Actually, sobrang galing. Pero para sabihin nga Francis M. Nahagad, masyado pang maaga. Mga siguro mga 6-8 pang kanta na mag-hit. Kasi siyempre si Francis M. talagang hindi yung one-hit wonder yun. Talagang lahat pag nilabas niya, boom! Mapa-hip-hopper ka, mapa-rocker ka. Meron pa nga ano yan yung Senti, di ba? Yung Cold Summer Nights. Talagang kaya siya masasabi mo na pagdating sa hip-hop R&B, Francis M., di ba? Hip-hop R&B ng Pilipinas. Si Easy Meal parang medyo hindi pa. Okay? At saka sabi naman niya is parang hindi naman siya gumagaya or something, ganun-ganun. Pero kung sa galing at saka sa tindi, wala. Mabigat to si Easy Meal. Mabigat to. Ha? At tapos may mga nagsasabi pa si parang ikinukumpara naman siya kay Glock 9. Ah, hindi rin naman. Sabi nga nito, actually gusto ko na yung interview niya, sinabi niya na parang si Glock 9 ang Eminem ng Pilipinas. Parang ganun. At iba naman yung level ni Glock 9. Lalo na sa mga lyrics na malalim. Alam mo yon yung matalinghagang malalim na lyrics na Tagalog. Iba si Glock 9. Iba. Magkalayo sila ng genre. Ito, ano eh. Medyo may pagkaano pa ito eh. Medyo, sa akin ha, sa tingin ko lang naman ha, medyo mas makabago ito si Easy Meal ha. Oh, grabe, tingnan mo itsura oh. Parang kakainin yung mikropono. Hindi oh, sa tingin ko ha, yung sa style, pati yung... meron kasi siyang ano eh, yung style na yung mabilis, tatatatatatas bilang... Basta, alam na mga rapper yan. Medyo yung style niya talagang makabago talaga. Although si Glock 9 din naman, mabago rin naman. Kaya lang, parang si Glock 9, sa tingin ko ha, more on dun sa pop rap. Okay? Eh, itong si ano, medyo hard. Hard hip-hop. So... Pakinggan man natin. Anong Bisaya o Ilocano, walang tatalo sa boxing ng ating dugo. Isigaw ng malakas ang ating panalo. Huwag nang pag-usapan ng mga negatibo. Pangyayari sa mga panika na sa mundo. Kinabukasan na natin to. Panalo. Yun, no? On Wish. Yan. Palakpakan. Ay, nako. Ay, tama na, magkamay nga. Ang ingay mo, Wish, ha? Medyo, yan. Hay nako, ito lang, isang komento pa na gusto ko lang sabihin. Ano? Alam mo kung bakit napaka sobrang naging trending ito? Kasi napapanahon eh. Napapanahon na malapit na uli tayong pumasok sa eleksyon. Napapanahon ito kung saan talagang lalabas ang totoong, masasabi nating totoo, ha? Totoong makabayang na mga politiko para sa 2022. Ngayon na rin ho yung panahon na talagang muli. Kasi siyempre, mula noong 2016 election, medyo, hindi naman sa kalagitnaan, medyo yung iba, ginawa nila yung mga kanya-kanya nilang vlog, trabaho, o whatsoever. Ngayon, medyo pabalik na huli tayo sa politika. Itong kanyang kanta ay napakagandang masasabi nating reminder, paalala sa ating mga Pilipino na muli tayo maging makabayan. Okay? At ito pa ang isang gustong-gusto ko dito. Alam nyo, dahil sa ginawa nito, alam mo, Easy Meal, dahil sa ginawa mo, tinaas mo ang antas ng hip-hop sa Pilipinas. Dahil sa ginawa mo, pasensya nga na, pero... masama yung ginawa mo. Dahil sa ginawa mo, nagmukhang tae yung mga hip-hopper nating iba dito. Bakit? Ha? Eh kasi ikaw may saysay yung rap mo. Yung iba nating mga rapper dito, kung hindi ka bastusan,
Ha? Puro kawalangyaan ang sinasabi. Ha? At yung iba pa, ha? Nagnanakaw pa ng tono. Alam nyo kung sino kayo dyan, mga X na kayo sa akin, ha? X na kayo, mga ano. Nagnanakaw kayo ng tono ng ibang mga kanta. Ha? Tapos wala nang ang saysay yung mga ano nyo, puro na nga kalibugan na nga rap ninyo, eh, napakababaw pa. Kaya dahil sa ginawa mo, Easy Meal, sa tingin ko, medyo tataas na sana ang antas ng hip-hop. Bakit to? Pag may mga naglabas ng ibang hip-hop dyan na medyo mababaw, aba, sa tingin ko, mababatikos lang. Sa tingin ko, baka ikumpara pa sa'yo. So, good job, Easy Meal. Alam ko, kung wala ka dito sa Pilipinas, kung mapanood mo man to, you know, eh, thank you for that kind of rap. Because your rap is, you know, wag na natin magpilit. Baka matulad pa tayo sa mga hip-hopper dito na nagpipilit mag-English. Ha? Hindi, isa pa. Dahil sa ginawa niyan to, yung mga puro mura na hip na rapper, yung kung puro lang sama ng bibig ang nilalabas, eh medyo, tapos yung astig-astigan mga rapper dyan, eh sa tingin ko yung pagiging astig nila, eh hindi naman ho totoong astig. Kasi hindi naman ho ibig sabihin na nagmumura ka, astig ka na eh. O yung nang-aaway ka, astig ka na. Hindi yan ang totoong astig. Ang totoong astig eh, yung katulad ng ganito na kung saan talagang pinupukaw o binubuhay ang damdamin nating mga Pilipino. At saka yung ano eh, kita mo lang ito ha. Biglang out of nowhere si Easy Meal, biglang lumabas. Tapos yung rap niya sa technical side, ang galing. Tapos dun sa lyrics, ang galing din. Tapos yung damdamin, ang galing din. Kaya siya ano eh, nag-trending eh. Kasi marami naman dyan magaling mag-lyrics, okay? Pero wala lang kwenta. O, magaling sila sa lyrics, pero tungkol sa walang saysay, walang kahulugan sa buhay ng mga Pilipino. Meron din naman dyan magaling sa technique, yung papaano nila i-deliver yung rap nila. Pero ganun din, puro kabastusan lang. O, di ba? At isa pang malupit dito. Ha? Isa pang malupit! Ha? Na sabi nga eh, liyamado ka boss! Ha? Liyamado ka! Dito sa bagay nito. Hindi ka gumamit ng auto-tune. Ha? Yung, di ba, usong-uso yan sa mga hip-hopper natin dito para umayos yung kanta nila. Kailangan lagyan ng auto-tune para magmukhang Porringer yung kanilang kanta. Kasi usong-uso sa Porringer yan, yung mga auto-tune eh, di ba? So gaya naman din, alam na mga Pilipino, sorry, pasensya na, pero tamaan dito sa pool. Okay? Pasensya na, pero mga Pilipino talaga minsan, eh gaya-gaya. Sa totoo lang, pati sa kanta, pati sa mga hip-hop, pag uso yung auto-tune, ala, auto-tune na lahat ng kanta. Hindi ko pa maintindihan kung bakit nyo ba ino-auto-tune yung hayop ninyong kanta? Wala ba kayo sa tono? Nang gagaya ba kayo? O wala lang, nakikiuso lang. Hindi, isa yun sa advantage na ginawa nito ni Easy Meal na lupit. Ang lupit, kahit walang auto-tune, maganda pa rin. Di ba? Kaya, ang masasabi ko sa isang bagsak, yon. Ha? Ay, nako. Alam mo, sana ako honestly, excited ako sa mga iba pang kanta ni Easy Meal. Sana eh, magpatuloy kang maglabas pa ng kanta na talagang bubuhay sa dugo ng mga Pilipino at mga revolusyonaryong makabayan. Hindi yung makabeki, ha? Iba ho yun, yung mga makibeki sa kalsada. Hindi ho yung mga ganon, ha? Alam mo naman yung mga ganon eh. Hindi naman totoo makabayan yung mga yun. Makapera lang yung mga yun at saka makasus. Sa totoo lang, ha? Yung totoong makabayan eh yung merong masasabi mong talagang pagmamahal sa bayan. Oy, by the way pala, ha? Meron ako narinig. Although chismis lang ito, ha? Hindi ako sure kung totoo. Okay, may nag-message lang sa akin. Banat ba si Easy Meal daw eh, hindi daw siya DDS. Wag na ho tayong magganyan. Hindi naman ho mahalaga kung, sa totoo lang, kasi siyempre, nasa ibang bansa ho siya, hindi naman yan nalalaman o hindi siguro siya informed kung ano nangyayari sa bayan natin.
tungkol sa politika. So wag na natin siyang ipasok sa politika, dilawan ba siya, DDS ba siya, pulahan ba siya. Importante, makabayan siya. Ngayon, dun sa info, trabaho na ng magulang niya o kaya ng mga siguro, ng mga may kakilala sa kanya, na-inform sila ng totoong nangyayaring politika sa Pilipinas. Kung hindi man siya na-inform sa ngayon, hayaan nyo na ho. Huwag na ho naman natin kagad husgahan yung tao na hindi siya DDS, ganito. Huwag hong ganon, ha? Ang importante, yung kanyang ginawang kantang makabayan, basta wala hong, walang halong politika, ayos lang, okay na yun. At least, medyo nagising. Akin, ito lang ha, ang totoong talagang sabi ko, nagawan ko ba ito ng reaction? Kasi parang dami na nagre-react. Baka sabihin, nakikisali lang ako. Kaya lang, gusto ko lang gawa ng reaction. Huwag naman masasaktan yung ibang mga hip-hopper at saka rapper dyan, ha? Baka sabihin nyo nung binabanatan ko kayo, ha? Hindi naman. Ito nga ako, nakikijoin kunwari. Kiki-hip-hop din, ho? Hindi. Ang akin lang, sana iangat din nyo yung antas ng pagiging hip-hopper nyo. Huwag yung ito nga, buwisit nga ako eh. Anak na mga animal to mga ito eh. Nag-aaway pa tungkol sa old school at new school. Ang babaw yung mga hindot. Sorry. Ha? Ang babaw eh. Pati yung pag-aawayan nyo, ang dami-daming pwedeng pag-aawayan. Pati yun, kulang na lang pag-aawayan yung mga jowa ninyo eh. Pati ba naman yun, sinong old school, sinong new school? Pabihira kayo. Kaya ako naiinis dito. Ito, hindi lang yan niya ngayon. Kahit noong mga panahon na kung saan na kami ni Mocha noon, mga tugtugan pa natin, mga hip-hopper, bago pa siya maging Mocha Girls noon na nag-hip-hop der new yan, noon meron ng awayan. Dito sa, may nakikigaya. Kung meron sa Amerikang West Coast, East Coast, dito rin may nakikigaya. May rapper na nag-aaway, ganyan. Pati yun, alit-lit na nga natin, mag-aaway pa kayo. Parang ano ba kalokohan yan? Dapat nagtutulungan ho tayo na kayong mga hip-hopper, nagtutulungan ho kayo. Kaya lang, may nakikita pa ako nag-aaway ngayon. Yung mga bago, yung mga sumasali dyan sa yung nagdedebate. Alam mo yung mga nagdedebate na yan? Alam mo ba kung sino original yan? Ha? Si Brad Ellie, tsaka yung mga ibang pastor, tsaka yung mga ibang ministro, yun ang original niyan eh. Hindi naman yung flip-top ang original eh. Ay, loko lang, pero totoo, di ba? Okay lang yun sa yung away-away sa flip-top, ganyan. Style yun eh, syempre, kasama yun sa ano eh. Pero yung magbabangayan pa kayo out of the sa baba ng stage, sa totoo lang, ano na nga eh, ang hirap na nga ng mga hip-hopper ngayon makapasok totally sa bansa natin. Ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Pag mga rocker, alam mo yun, dati rin kaming mahilig, ako personally, mahilig ako nun, talagang kinamulatan ko nun, rock. Dadon, yung mga After Image, mga Identity Crisis, yung mga ganyang minulatan natin nun. Sila, yung mga rocker ka, you support the rock artist. Kahit yung iba-ibang rock band, hindi kayo nag-aaboy, kami to. Taso hindi. Suportahan ng rock nun eh. Pero nung panahon ng hip-hop, yung mga hip-hop naman nun, hala, nag-aaway. Hindi nga sinusuporta ng mga hip-hop natin, yung mga hip-hop artist. Di ba? Tapos ngayon, sinusuporta na unti-unti, bigla naman mag-aaway yung dalawang grupo. Para kay mga bata. Sa totoo lang ha, para kay mga batang hip-hop artist. Kaya, panalo ito si Easy Mille dahil inangat niya yung antas ng laban pagdating sa hip-hop. Yun lang po, ha? Maraming salamat. Ako po si Banat Bay. Sa ulitin.